guys, ngayon ay gagawa tayo ng bilo-bilo. Ito ang ating mga sangkap. Tayo ng bilo-bilo. Ang tawag nila dito sa amin ay sampelot sa Kapampangan. At ito'y halo-halo, bilo-bilo. Ang tawag naman sa Tagalog ay bilo-bilo. Meron tayong 1 1/2 cup sugar. At meron tayong 3/4 cup ng sago. At meron tayong 2 klase ng sweet potato. Kasi wala tayong banana, so sweet potato. At yung yung kasaba. At meron tayong langka. Hindi naman natin lalagay langka, yung lahat ng langka na yan, guys, kasi napakadami. At syempre, meron na tayong ready na na glutinous rice flour. At meron tayong coconut milk. At dahil wala tayong pandan sariwa, gagamit tayo ng pandan flavor. Ayan, guys. So, ngayon, guys, ipakikita ko sa inyo kung paano ko lulutuin ito. Ayan, guys, may nakaanda na akong kumukulong tubig. Ang unang ilalagay natin, guys, ay itong sago na maliliit. Para madali siyang lumambot. Kasi ito yung matagal na lumambot yung sago. May nabibili sa Pilipinas na ready to cook na nito. Pero dito, ito, nakabili ako ng yung lulutuin pa lang. So, ang gagawin natin, haluin lang natin siya para hindi magdikit ng ganyan. At ayan lang natin siyang kumulo ng mga 20 minutes. Pagkatapos niyan, ay atin ang ilalagay yung ating mga ibang ingredients. Kulo natin yan, guys. Ngayon naman ay ating gagawa tayo ng bilo-bilo. Hindi natin ilalagay lahat ito. Titingnan natin kung kano kadami yung magagawa natin bilo-bilo. May bisita ako ngayon, guys. Ulaan nyo kung sino. Mamayang alas 12, nandito siya, guys. Lagyan natin ng tubig yung glutinous. At ganito, guys. Para imasa natin siya hanggang sa magbuo na siya. At gagawa tayo ng bilo-bilo dito. Ayan, namasa na natin siya at pwede na tayong gumawa ng bilo-bilo dito. Ganito ang paggawa ng bilo-bilo. Conforme sa inyo kung gaano kalaki ang laki niya. Siyempre, hindi naman natin may papare-parehas yan. So, ayan. Gusto ko maraming bilo-bilo, guys. Itong binili ko ay kalahating kilo na glutinous rice. At meron pa akong 1/4 dito na natitira ng ginawa ko nung masikoy. So, siya yung gagawin kong pampalapot siguro. Kasi lalagyan natin ng pampalapot yan, guys. Okay na yung ating sago. Ilalagay na natin yung ating langka. Maglalagay tayo ng mga 3 kutsara lang po, guys. Hindi po natin ilalagay lahat yan. O, mga 4 kutsara yan, guys. Ayan, 4 kutsara langka. At ilalagay na rin natin, ilalagay na rin natin yung kasaba. Dahil yung kasaba, guys, matagal lumambot. Pag malambot na lahat ang mga sangkap natin, guys, at saka natin lalagyan ng asukal at saka yung gata. Sa Pilipinas, guys, dahil may nabibili tayong lugdo na sariwa, yung kakang gata niya iniiwalay at yung pinagbigaan ang siyang pinagpapakuluan. Dahil dito, ang ginagamit ko ay cream, coconut, so uli na natin ilalagay yung gata natin. So, ayan, guys. Hintayin natin siyang kumulo at ipapatuloy natin yung paggawa ng bilo-bilo. Ito na, guys, yung bilo-bilo natin. Ayan na siya, guys. So, itabi na muna natin siya. At kumukulo na yung natin, yung pinapakuluan nating kamote. At saka yung langka. Ngayon naman ay maglalagay tayo ng pampalapot dito, guys. Dito na rin sa ating pinagmasahan, dito na rin natin yung pampalapot natin, tutunawin. Ganyan lang, guys, yung pampalapot natin. Mga 1 tasang, guys, glutinous para lumapot siya.
Kung gusto mong malapot na malapot, pwede rin. Ito siya, guys. Natunaw na natin siya. So, itatabi muna natin yan. Iseset aside muna natin ito, yung ating pampalapot. Kaya malambot na yung ating kamutin, ano, kasaba. Ito naman ang ilalagay natin, yung dalawang klase po ng sweet potato na purple at saka po yellow na para maging colorful ang ating bilo-bilo. Ayan. Ayan lang muna natin siyang kumulo. At pagkulo niyan, guys, kasi po ang kamote madali namang lumambot. So, dahil tamang-tama lang ang iwa. Pagkakumulo na siya ng mga 5 minutes, guys, ilalagay na natin itong ating bilo-bilo. Kasi ito, guys, paglutang niya, luto na. Madali lang ito, guys, na maluto. Check natin kung malambot na yung ating kamote. Ayan, pwede na siya. At pwede na natin, guys, ilagay yung ating bilo-bilo. Pilipinas, guys, kadalasan ang inilalagay nila ay red sugar. Dahil wala akong red sugar ngayon, yung brown sugar, so ang ginagamit natin ngayon ay white sugar. Ang bango niya, guys. Look, guys, yung ating sago, hindi natin nakikita kasi maliliit lang po siya. Inanggalan ko po ng tubig yung, ano, yung gata. Yung cream lang ang kukunin ko dito sa isa. Kung nakikita nyo, guys, unti-unti nang lumulutang yung mga bilo-bilo natin. At saka natin ilalagay yung asukal. At yung ano natin, yung langka natin, lumutong na siya, guys. Dahil luto na rin po siya. Masarap po sa kamote, guys. Hindi siya masyadong luto kasi para po, ano, masarap po siyang ngatain. Kasi pag malambot po siya, guys, ay yung sobrang lambot ng kamote, hindi na masarap. Ayan, lumutang na po yung bilo-bilo niya. Ayan, kung nakikita nyo, guys, lumutang na siya. Ayan muna natin siya lang lumutang lahat. Ready na natin ilagay yung gata at saka yung asukal. Unahin natin yung gata, guys. Naglalaway na ako. Ang bisita ko, guys, ay si Ma'am Silix and Family. Siya po ay magpapamanicure at magse-celebrate daw kami ng birthday ko ngayon. Kasi nung nakaraang birthday ko, hindi siya nakapunta. So, sabi niya, i-celebrate daw namin ang birthday ko. Ayan, guys. So, aluin lang natin. Tingnan nyo, guys. Makikita nyo na yung sago kasi naging puti na siya. At ilagay natin yung asukal. Unti-unti lang. Punong-puno yung lalagyan ko. Paano ko pa kaya lalagyan ng pampalapot ito? Ayan, guys. Makikita nyo na yung sago dahil pumuti na yung tubig niya, yung pinakasabaw niya. Naku, kala mo, ang daming kakain yan, ano? Pero alam mo nyo ba, guys, would you believe, guys, itong bilo-bilo, habang tumatagal, lalong sumasarap, ang bilo-bilo, pag nilagay mo sa ref, pwede siya magtagal ng 1 week. Ayan. Ayan, guys, kumukulo na siya. Tap ng itsura niya, guys. Ngayon naman, ay titikman natin kung okay na yung lasa niya, yung tamis niya, guys, bago natin lagay yung pampalapot. Tamang-tama lang, guys, yung tamis niya. Kasi ayoko ng matamis na matamis. So, ngayon, pagkulo niya, guys, kumukulo na siya, no? Ilalagay na natin unti-unti yung pampalapot. Kasi punong-puno na yung kaldera ko. Ilalagay na natin yung unti-unti yung pampalapot, guys. Dahan-dahan lang kasi puno na yung aking kaserola. Akala mo na, ang daming kakain, ano? Ito ay, guys, ay
pwede nating i-stock ito at pwedeng magdala yung bisita natin kapag nagustuhan niya kasi miss na din niya daw yung Ginataan Bilo-Bilo. Ayan guys, malapot na siya, oh. Ayan ang ating Bilo-Bilo. So ayan, tikman natin siya ngayon. Ito na yung Bilo-Bilo natin. Ang sarap niya. So ayan guys, ang ating Bilo-Bilo. Ating Bilo-Bilo guys. Itong nung ating Ginataan. Andito na si Ma'am Silids. Okay. Ayan. Ayan. Oh, tingnan mo guys. Ayan. Open na siya. Ay, ganun mo. Ayan. Kain tayo. Ayan guys, yung ginawa namin Ginataan Bilo-Bilo. Si ate lang po ang gumawa. Te, saan mo ba ito binili, te? Itong ganyan mo. Ang tawag yan, te? Ang tawag sa ganito? Saan mo binili ito, te? Teka, di ba hindi nakikita yung ano? Yung Ginataan natin. Pakita lang natin yung Ginataan natin. Saan mo ito, te? Ano, binili yung ano? In order ni David ito. Anong tawag yan, te? Aba nito, ano nito? Ikakat ko naman ito. And ipakikita lang natin yung kinakain natin, eh. Kakat ko na lang siya. Ayan guys, eto na si Ma'am si Leeds and family. At hi. Meron na kami, eto na yung Ginataan ginawa ko. Ano ba sasabi mo sa Ginataan mo? Ang sarap, te. Gusto ko maraming sangkap. Ang sarap niya kasi not too sweet. Tama-tama lang. Sabi ko sa inyo, masabi. Sarap. Hindi siya sweet. Not too much. Ano sa mga binitay? Kain na tayo. Yung ube. Yum ba to? Yung yum na.